Kilalanin muna natin ang isa pang LDR couple na sina Bryle at Jessica. Welcome back to our YouTube channel. So for today's vlog, guys, panonoodin natin ang first ever TV appearance namin. So ayan, lumabas kami sa television. Ay, lumabas para sa dako lang ah. So ayun guys, panonoodin natin ngayon ang aming first TV appearance. So sa mga hindi pa nakapanood, kami po ay naimbitahan sa Bright Side sa GMA News TV with Cara David, hosted by Cara David. So sabay-sabay natin panoorin yung paglabas namin doon. Ba't paglabas? Ano yung sa dako? Game. Pero syempre, bago ang lahat, kailangan natin meron tayong isang panauhin. Tatawagan natin siya ngayon. Hi, hello guys. Nahulog pa ako. Ano, napukuli ka pa din? Game na. And, nakapag-introduce na naman sa inyo si Brian kanina. So, the video for today is we're going to react on our artista search. Artista search! Kasi pa na-feature po kami doon sa GMA News and Public Affairs sa September 8th ni Ms. Cara David. So, i-share namin din sa inyo. At first, papanoorin muna namin dalawa yung video na. So, ready ka na ba? Game! Let's watch it! Sabay-sabay tayong manood, guys! Sabay-sabay na tayong manood. So, ito na, i-play ko na. Kilalanin muna natin ang isa pang LDR couple na sina Bryle at Jessica. Na hindi man magkabilang mundo ang pinanggalingan, pinaglayo naman ang panahon dahil sa hangaring matulungan ng pamilya. Nagkakilala kasi kami sa sa dati naming company. So, doon nagsimula yung relationship namin. Dahil sa mga biru-biruan at panunukso ng kanilang mga katrabaho, ang dalawa tuluyang na-develop sa isa't isa. Taong 2014 nang sila'y maging magkasintahan. Nag-decide akong pumunta ng Saudi Arabia noong 2016. So yun, doon nag-start yung LDR relationship namin. Makalipas ang isang taon, muling umuwi si Bryle sa Pilipinas. Pero si Jessica lumipad naman patungong Qatar para mamasukan bilang marketing officer. At nang sabay silang umuwi sa Pilipinas noong 2018, si Bryle hindi na nagdalawang isip pa na mag-propose kay Jessica. Birthday niya, alam mo na, may pasabog ang lola mo. So, si Bryle kasi is very family-oriented man. So, na-appreciate niya na almost 15 years na napagkita-kita ko yung family niya. Yung opportunity na yun, pinasok ko na para mag-propose ako sa kanya. Yes! All set na sana ang kanilang kasal sa darating na September 19. Pero dahil hindi sila makauwi dulot ng travel restrictions dala ng pandemya, ipapagpaliban muna nila ang kanilang kasal. Kahit hindi matutuloy yun sa physical, gagawa kasi kami ng virtual wedding. So kaming dalawa lang ang magkasugyan ng vow. So ayun na nga. Ayun guys, so diba napakatagal? Napakatagal namin, ang haba-haba, nag-antay kami masyadong matagal. Uy, pero gano'n lang naman talaga guys, kapag mag-feature kayo, it's because my subject naman din yun. Sabagay, hindi. At least, thankful na tayo dahil kahit paano, na-feature tayo sa isang number one na television station, di ba? Number one na sila ngayon. Totoo, ay, hindi sila na lang. Well, kasi nung una, i-share ko lang sa inyo kasi, di ba, alam niyo naman na si Bryle lang outgoing sa amin. So, nag-agree ako na gawa ng YouTube kasi siya naman talaga yung nag-hiyap at nag-edit siya. No? Pag-hit lang ako. Pero kasi dati natandaan ko noon na sinabi niya sa akin na Molly, mo ma-feature tayo sa KMJ. KMJ is baka naman. Pero hindi pa ngayon. Pero nag-feature kami sa GMA News and Public Affairs, which is a bright side. Which is kating nangyari. So, kwento ko na mayroon sa akin nag-chat ng one day kasi most kami sila pero wala ko nakita. Dahil si Bryle ay more loves. Tapos doon, nakalagay siya na I'm Miss Gito. I'm from GMA News and Public Affairs. The program name is Bright Side by Miss Cara David. And then,
Then, napalaki yung mata ko kasi nandun siya sa private, yung parang request message. So, sabi ko, yay, totoo po ba to? Kasi, di ba marami nagsuscam? Pero, naramdaman ko naman na totoo. Tapos, nakakilala siya, sabi niya, ayun, ako nga, sige, dito. Tapos, sabi ko, paano niyo po kami na-search? Ito na. Sabi niya, nag-search daw siya ng, pero una sinabi naman niya lang yung topic eh, na LDR, na LDR nga niya, the business relationship. Tapos eh, sabi ko, paano niyo po kami na-search? Ang sabi niya, search niya yung virtual date. Doon daw niya tayo na-search date. Kasi ito siya, ito. Ito siya, yan. Makita niyo, kung saan nila kami nahanap, ayun yung post kung bakit, bakit nila kami nakita. Post ni Brian yun. Oo, actually, mansory na rin yung Dave, no? Pero lagi naman kaming gano'n ni Brian eh. Pag umaalis siya, ganyan, sinasamahan ko lang. Wala naman yung choice. Pero ayun niya. But anyway, kinausap niya ako, tapos sabi niya, pwede po niya ako ma-interview through call. E, ganun po interview naman ng lola mo. Tapos sabi niya sa akin, yes, babalikan niya kami kapag isa kami doon sa mga couple na napili. Diba, babe? Yeah, actually, kasi maraming couple na kinontak ata nila, di ba? Uh-huh. Then, mamimili lang sila ng 2 or 3, 2 to 3 couple. Para ma-feature. So, luckily, kami yung isa sa mga napiling na-feature dito sa Bright Side. Yes, and we're very thankful kasi nga, answered prayer. Well, natuwa ako kasi answered prayer din naman ni Bright. Pero bakit tumataas yung kamay mo? Anong purpose? Naantok ako. Nagpapakyut lang yan, guys. Pero anyway, ayun yung story niya. Pero, I'm very happy. And thank you, Bright Side, kasi dahil din doon naman, natuwa naman yung mga friends namin. No? Pati yung family, yeah. Inabangan talaga nila. Yes, kasi so, syempre, na kahit somehow, nakaka-proud naman siya, di ba? Na sa tagal ng panahon. Kasi ako, pangarap ko lang maging artista noon eh. Kasi parang diba, diba, dati iniisip lang natin na sana naman ano ma-feature tayo sa ganto ganyan. Pero ayun nga, hindi namin inaasahan, nagkatotoo pala. Diba? Alam mo, God moves in mysterious ways. Diba parang yung joke-joke time lang, pero you know, kung nag-intay ka, kung para sa'yo. Pero totoo yun. Ayun nga, maraming salamat sa mga talagang sumubaybay, nag-abang, na panoorin yung portion namin doon sa Bright Side with Cara David. So, kahit napakaikling feature lang, pero nakaka-happy naman. Actually, maraming mga nag-send sa akin ng ano, video na nanood daw sila. Maraming mga, kahit mga pictures, mga sumubaybay talaga. So, ipapakita namin sa inyo yan. Ayan, ipapakita namin sa inyo yung mga taong talagang sumubaybay, mga nag-video, mga sumuport sa amin during... Yeah, so, ayan sila. Dala ng pandemya, ipapagpaliban muna nila ang kanilang kasal. Kahit hindi matutuloy yun sa physical, gagawa kasi kami ng virtual wedding. So kaming dalawa lang ang magsasabihin ng vows. Nasaan yung babae? I want you to...
Dubai ata. So, ayun lang. So, well, thank you. At supportahan nyo rin po kami kasi yung content naman ng vlog namin is not only about us, it's also about our family. Yes. So, ayun lang. Maraming salamat, GMA News TV, GMA, kay Miss Cara David sa pag... sa pagpa-feature sa amin. Ma'am Grace, thank you so much. Sa pag-feature sa amin sa inyong program. Yes. Tapos pwede pa po kami ulit. Miss Jessica Soho, baka naman. Okay. O kaya kay Miss Mel Chanko, yung buhay namin, pwede rin. Nanawagan po kami. Pilip tayong sarili. So, ayun guys. Anyway, so, maraming salamat dahil... LDR, no? Oo, so maraming salamat dahil lagi kayong dyan na para sa amin, sumusuporta sa amin. So, magkita-kita ulit tayo sa panibagong vlog namin sa susunod na kabanata. So, thank you guys and love you all. Thank you guys. Bye-bye. Bye.